po sa Panginoon. Ngayon po ay Mother's Day at tignan po natin ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Sabi ho sa Ephesians chapter 6, mula ho verse 1, alam na po natin ang mga talata po ito, pero i-review po natin, basahin po natin. Ephesians chapter 6, verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat yan ang nararapat at siyang itinalaga ng Diyos. Pagkatapos sasabihin na sumunod, sabi ng verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang una sa 10 utos na may kalakip na pangako. Ano yung pangako? Kung igagalang mo ang iyong ama at ina, magiging masagana at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Panginoon, salamat po sa inyo mga salita na amin po matutunghayan ngayong umaga. Pangunahan niyo kami, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Kayo po ang madakila at maluwalhati sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mahalaga po ang pamilya sa bawat isa sa atin at sa siyempre po sa ating Panginoon. At sa 10 utos, meron pong panglimang utos, kung meron palabas sa TV, ika-anim na utos, meron lang po ika-limang utos. At yung apat po doon, yung lima-apat, ay patungkol po sa relasyon sa Diyos. Yung huwag ka magkaroon ng ibang Diyos at ipangilin yung araw ng Sabat, ito ay para sa Panginoon. Pero yung lima, yung anim, ay yung relationship po natin sa kapwa. Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mangalunya, igalang ang iyong magulang. Ayon sa Exodus chapter 20, verse 12. Bagamat wala na po tayo sa ilalim ng batas, pero sa Bible, meron pong iba't ibang uri ng batas. Merong ceremonial law. Yung ceremonial law, yung mga sinasabi na kapag araw ng Sabado, huwag kang bubuhat ng ganito kabigat, huwag kang maglalakbay ng ganito kalayo, pag lumagpas ka, nagkasala ka na. Itinuturing na marumi ang isang taong may dinudugo, itinuturing ang isang taong patay, marumi. So, marami. Huwag ka kakain ng walang kaliskis na isda, huwag kang kakain ng nag-iiba ang kulay. So lahat yan, may mga iba't ibang uri ho yun ng batas. Pero yung tinatawag na, merong civil law. Ano, yung batas sa ating pamahalaan, yung mga batas na hindi natin dapat suwayin. At meron din tinatawag na moral law. Ano, yung moral law, isa ho dito, ay ang sinasabi ng Panginoon na honor your father and your mother. So hindi ho ito pwedeng alisin na batas yung moral law. Ano ho? Kaya hanggang ngayon ay sinusunod po natin yung ganitong batas. At sinabi niya sa Exodus 20 verse 12, honor your father and your mother. At gaano ba kahalaga ang pamilya sa harapan ng ating Panginoon? Ang pamilya, ito po yung unang simbahan po natin. Family is your first church. Sapagkat sa pamilya, dito natin matututunan kung may Diyos o wala. Ang magulang ang magtuturo kung papaano niya turuan ang kanyang anak patungkol sa ating Panginoon. So, ang pamilya ay ang unang simbahan po natin. Pangalawa, ang pamilya ang unang eskwelahan po ng isang bata. First school, first church, first school. Dito ho unang nag-aaral ang anak. Kaya ang unang pangalawang magulang lang po yung mga teacher sa school. Minsan, nalilito po yung bata. Kasi pagdating sa school, nagkamali ang bata, sabi ng teacher, yan ba tinuturo ng magulang mo sa bahay nyo? Pagdating ng bahay, nagkamali ang bata, sabi ng magulang, yan bang tinuturo ng teacher mo sa school nyo? O, sino ba talaga ang teacher? Sino ba talaga ang tagapagturo? So, ang unang tagapagturo, ang unang eskwelahan ng bata, ng anak, ay ang tahanan, pamilya. At ang pamilya, ang unang hospital ng mga anak. Dito pinagagaling yung mga damdaming nasaktan. Pinagagaling yung mga
nanghihina yung mga nalulupaypay. So ang pamilya hindi lamang unang ospital, ito rin ay unang gobyerno. Ito yung first government. So first church, first school, first hospital, first government, sapagkat sa gobyerno merong kailangan mag-submit sa authority. Ang tatay ang siyang ulo ng pamilya, ang nanay ay dapat na sa yung ilaw ng tahanan, yung mga anak ay dapat na sumunod. Ang sabi ho ng Panginoon sa mga tatay, sa asawang lalaki, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Amen ba mga tatay? Ba, walang tatay dito ha? Amen ba mga tatay, mga asawang lalaki? So ang keyword po doon ay inyo. Ang mamahalin mo lang yung inyong asawa. Mahalin ninyo ang inyong asawa. Huwag yung asawa ng iba. Ano, asawa mo lang ang iyong mamahalin. For your eyes only, sa kanya lang. Ano, at ang babae naman, ang sabi ng Panginoon, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Amen ba mga asawang babae? Amen. O yun, lakas. O, talaga nagpapasakop sila. Diba yung kwento, minsan ay kwento ko nakapila sa example lang yun, sa langit. Yung mga nakapila, yung under ni Mrs. at sa kaliwa, yung hindi under ni Mrs. Aba, yung mga under ni Mrs., ang haba ng pila. Mula dulo pa, pag ganun pa. Ay talaga, ang dami yung under. Merong isang asawang lalaki na nakapila sa hindi under. Sabi na kangil, oy, ba't ka nakapila sa hindi under? Sabi niya, hindi ko po alam. Basta sabi na Mrs. ko, dito raw ako pumila. Under din pala. Ano? So, sa mga anak, igalang at sundin ang magulang. So, yun yung gobyerno ng Panginoon pagdating sa pamilya. Kailangang sundin ang magulang, igalang ang magulang. Kapag walang respeto ang anak sa magulang, kapag walang pagsunod ang anak sa magulang, pagdating sa school, wala rin respeto sa teacher yan. Wala rin pagsunod sa teacher yan. Walang pagsunod sa community yan. So, ang una hong nakasalalay ang tagumpay ng isang bata ay nasa loob po ng tahanan. At sa loob ng tahanan, doon niya matututunan at mapapag-aralan, he learned how to become male and female. Abay, yung sinang-ayunan ng mga congressman, sumang-ayon lahat na ipasa yung Soggy Bill. Buti na lang pagdating sa mga senador, 14 yung hindi sumang-ayon, 10 lang ang sumang-ayon. Kaya hindi ho yan nakapasa sapagkat pag 18, ang edad ng bata, doon lang siya magde-decide kung lalaki siya o babae siya. Biro niyo po yun. Kaya nga sa Canada, merong lalaki na nagsasabi sa kanyang school na siya ay babae. Sabi ng teacher, lalaki ka. Dinemanda yung teacher, nakulong. Dahil ang sabi niya, babae siya, pero lalaki siya. Yun ang gustong ipasok dito ng demonyo sa Pilipinas. Na pagdating ng 18, doon mo lang malalaman at magde-decide ang bata kung siya ay lalaki o babae. Biro yung kasinungalingan yan. Kaya sa loob ng tahanan ay napakahalaga na naituturo at naipapakita na siya ang isang bata ay lalaki o babae. Walang sirena. Ano, kasi di ba sa pelikula, nilublob yung bading. Sabi niya, lalaki ka babae? Sabi niya, babae. Lalaki babae? Babae. Lalaki ka babae? Babae. Eh, dami na nain ng tubig, laki na nandiyan. Lalaki ka babae? Sirena. Oh, biro niyo po yun? Ano, pero niyo po, yung pagbabago, hindi ko nakakuha yun sa paglublob sa tubig. Nasa Panginoong Hesukristo yan. Pag isinuko po natin ang ating buhay sa Panginoon. So, family, ang family ay pwedeng mag-enjoy ang nasa loob ng pamilya o pwedeng magkaroon ng pain o masaktan. Ano? Anong uring pamilya ho ang meron tayo? Ito ba isang pamilya na masaya ang lahat o isang pamilya na nasasaktan ang damdamin ng marami? So, ang magulang po'y unang teacher
At minsan po kung papaanong minsan yung mga teacher ay absent, yung mga estudyante ay absent, meron din pong tinatawag na absentee parent. Ano, yung mga absentee parent, iba na sa Hong Kong, iba na sa Singapore, yung iba po ay nasa ibang bansa, absentee father. Ano, mahirap din po, medyo mahirap din po, ano, minsan si nanay ang maiwan sa bahay, si tatay nasa abroad, ay siyempre kaya ho nag-abroad para din sa mga anak. Ano, at yung mga anak naman habang yung magulang ay nasa abroad, sasabihin na padalan mo ako pambiling cellphone, yung modelo. Ano po, nagpapakasarap sa buhay ang mga sa Pilipinas samanhabang ulila. Ulila ba? Ulila at hirap na hirap yung mga mahal sa buhay sa paghahanap buhay. Ano, hindi naman po lahat. Pero ito po medyo mahirap kapag wala po yung magulang. Ano ho? So, absentee parent, so meron tinatawag na biological parent at meron namang legal parent at saka nurturing parent. Ito po yung mga nag-aalaga, nagbibigay ng salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin, at kung titingnan po natin bakit ibinigay ng Diyos yung kautusang ito sa mga anak. Sapagkat ang respeto ay magsisimula dapat sa tahanan. So the home is the birthplace of every child. So sa tahanan ay magsisimula ang paggalang. At bakit sinabi ng Panginoon na irespeto ang magulang? Is irespeto ang magulang. Sapagkat una, wala pong perpektong magulang. No. Wala hong perfect na magulang. Lahat po ay nagkakamali. At papaano tayo makarelate sa ating mga magulang? So, kung walang perfectong magulang, papaano tayo makarelate sa ating mga magulang? At minsan, may mga anak na nakaka-experience ng mga kakaibang karanasan sa loob ng tahanan. Minsan, may mga magulang na nagsasabi, ikaw talaga, iba kasi o, pagka hinataw yung anak, iba, inahawakan to, inuuntog sa pader, pinapalo sa ulo. Pagkatapos ng mag-aral, sabi, ba't kaya ang bobo ng anak ko? Lalo kasi, hinahampas sa ulo, inuuntog po sa pader. Buti, hindi ho nagkaroon ng internal hemorrhage. Ano ho? So, wala kang pakinabang, TANGA ka, may mga ganun po, no? Medyo mga masasakit po na salita. Pero, sa isang anak, ay napakahalaga po yung tinatawag na self-esteem. Yung self-esteem po is a right view about yourself. Yung tamang pananaw doon sa sarili. At hindi lamang po yun kung hindi meron pong tinatawag na respecting authority. Yung respecting authority is having the right view about others. At yun ay matututunan sa loob po ng tahanan. So, respecting authority, self-esteem, tamang pananaw sa sarili, tamang pananaw para sa iba, at napakahalaga yung values. Pag sinabing values, yung ating pananaw patungkol sa Diyos at sa buhay. Sa buhay at sa Diyos. So, maraming mga kabataan sa panahon natin ngayon nagiging disrespectful sa magulang. Gusto nila, sila lahat, nagiging selfish, at mayroong tinatawag na generational gap. Anong ibig sabihin ng generational gap? Sabi ng anak, Nay, bili mo ko ng mouse. So yung nanay pumunta sa pet shop, may daladalang, ito ng daga, o may puti, may brown. Na, hindi mo naintindihan sinasabi ko. Ang ibig sabihin pala ng anak, CDR King. Ano? Sa CDR pala yun. Ano? So nagkakaroon ng generational gap.
Tapos, pagka hinabi ng magulang, dati nung panahon namin, 5 lang ang baon. Kayo, nung panahon nyo pa yan. Ano ba yan, mga... O anak, napailaw nyo na ba yung sinasabi nyo project nyo sa school, yung sinasabi mong San Miglite? O akala tuloy ng magulang, yung project nilang pailaw. O napailaw nyo na ba yung project nyo San Miglite? O hindi maunawaan ng magulang. Nagkakaroon ng generational gap. So, minsan naman, pag may mga anak na may trabaho na yung anak, tawag na tawag yung nanay, minsan ay inis yung mga anak. Naku, matandang yan, tawag na tawag, hingin naman ng pera yan. May mga ganon. Lalo na pag ang anak may trabaho, parang hindi man humihingi magulang, iba humihingi, pero hindi nag-expect. Sabihin, naku, yan na naman, si nanay nag-text na naman, hingin na naman ng pera yan. Yun agad ang nasa isip ng mga anak. Na kapag tumawag, kapag nag-text, minsan ako, may nakausap ako, isang anak na pariwara, sabi sa akin ng tatay, Pastor, puntan mo yung anak ko, kasi adik yung anak ko, nag-drugs ka rin dati, alam mo kung paano i-deal yan. Nung makausap ko yung anak, iyak lang iyak yung anak, sabi niya, ang kailangan ko po yung tatay ko, Pastor. Sabi niya, busy-busy ang tatay ko, wala nang time sa akin. Tatawag yan sa akin pag humingi ng pera. Pag tumawag na sa akin, sabi ko, yan na naman, hingi na naman ng pera yan. Misa ho, naiinis yung mga bata. Kapag text ng text yung nanay, tawag ng tawag, kasi sasabihin pa, naku, yan na naman yung matanda. Matanda na ang tawag niya sa nanay niya. Hindi na ho nanay. Naiinis po siya. Samantalang nung siya nag-aaral, hindi ho malaman ng nanay kung saan kukuha ng pang-tuition, minsan, saan kukuha ng pambili ng gatas? Pag may sakit, hindi makatulog yung nanay. Halos hindi madapuan ng lamok. Nung lumaki na po yung anak, medyo nag-iba na. Pero alam ko, hindi kayo yon, di ba? Ha? Hindi kayo yon, So, hindi sinabi na Lord na mahalin ang magulang, pero sabi niya, igalang ang magulang. Ang ibig sabihin ng honor sa Hebrew is to add weight, dagdagan ng bigat. Ibig sabihin, a greater value. So, ang ibig sabihin, bigyan natin ng value ang ating magulang. Bigyan natin ng halaga ang ating mga magulang. Walang perfectong magulang, so si Lord lang po ang perfect. So, kahit na ibig sabihin, kahit na may kamalian ang ating mga magulang, sila ay karapat dapat pa rin na igalang. Sila ay dapat igalang at sundin, hindi ayon sa kanilang performance. Sila ay dapat sundin at igalang sapagkat yun ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kahit na minsan ang parent natin ay inconsistent, paano natin i-honor, paano natin igalang yung ating mga magulang? Meron pong ano yan, meron pong sa edad, pagbata at saka pagbinata, iba yung level ng honor at saka pagka matanda. So, paano natin i-honor ang magulang natin? Una, by obeying and respecting. Pagsunod at pagrespeto, ito yung mga hanggang 15 years old. Paano ang ibig sabihin? Paano natin susundin at irerespeto ang ating magulang mula sa bata hanggang 15 years old? Pag inutusan tayo, dapat willfully. Pangalawa, dapat pleasantly. Pangatlo, dapat immediately. So ito yun. Pag inutusan tayo, anak, maghugas ka ng pinggan. Ano ba yan? Ako na lang lagi naghuhugas. Alam niyo, may mga nangangati yung ulo kahit di makate. Ano ba yan? Wala na ba't ibang maghuhugas dyan? May mga ganun. Anak, maghugas ka mo ng plato.
para mas malakas pa sa yabag ng higante yung yabag. Dapat pleasantly, hindi nakasimangot. Dapat immediately. Anak, hugas ka ng plato. Opo. Anak, yung plato. Ako na pong bahala. Anak, limang araw na, hindi pa nahugasan ang plato. Duwali po, may natitira pa naman dyan na malinis. Dapat, pag sumunod tayo at pag nagrespeto tayo sa magulang, dapat sumusunod kaagad-agad. Hindi nakasimangot. Dapat kusa. Ha? Sabi mo sa katabi mo kung kabataan niya, matuto ka na. Yung willfully at saka pleasantly, ano yun? Yung willfully. Ano yung willfully? Yung kung saan, yung may, ano ka, yung gusto mo. At saka yung hindi ka nakasimangot. At saka kagad-agad. Pag sinabi ng nanay, anak, magugas ka ng plato. Ay, opo, nay, salamat po ako. Napili yung magugas sa plato. Gusto mo, nay, pati bubong natin, hugasan ko. Lilinisin ko pati bubong. Ganyan dapat. Aba, ako po'y high school. Apat kaming lalaki. Ako lagi inutusan ng tatay. O, manil ka sa inchi. Yung inchi kasi gumawa ng graba dun sa ilog sa amin. O, singil mong inchi. Sabi ko, nay, bakit ako lang inutusan ng tatay? Andiyan naman si kuya. Ako na lang lagi inutusan. Ang layo-layo. Ang hirap pa kausapin ng inchi. Ano yung gawa dito, ha? Ba't ka nandito? Ako'y singil, iyo, graba. Ako'y utos ng tatay ko. Ako, hirap. Sabi niya, kasi alam mo, may tiwala ang tatay mo sa'yo. Hindi naman dahil sa walas ang tiwala sa mga kapatid mo. Oo, kaya kayo nutusan kasi alam ng tatay mo na kaya mo. Madalas po nagre-reklamo po tayo. Ito po, mga maliliit na gawain lang po ito. Si kadalasan po, di ba, mga hanggang 15, 16? Pag ang mga 25 na, hindi na yan inuutusan eh. No, pero ito, yung mga nasa high school, pag inuutusan, dapat willfully, pleasantly, at saka immediately. Hindi nakasimangot, hindi yung bibig, hindi nakasayad sa lupa. Diba, bibig? Hindi ko talaga may drawing, ano? So, papasalamat tayo dapat sa Lord. Ilan ho ang nagpapasalamat sa inyong magulang na inutusan ka? Ha? Salamat po sa tiwala. Alam mong malinis ako maghugas ng plato na eh. Ano? So, meron pong problema tayo kapag susunod tayo na hindi willfully, hindi pleasantly at immediately. One loving part of your parent is discipline. Ano? Nadidisiplina po. Kaya, maraming mga kabataan, pagdating sa labas, kalat din eh. Magulo din. Kasi, kalat at maguli din sa loob ng bahay. Ano? Buti nga dito, wala na akong kalat. Ano? Kasi kalat mo, iligpit mo. Yung mga nanay natin dito, pagdating dito, magwawalis pa yan. Habang nagkakalat yung mga kabataan. Di ba, nagkakanya-kanyang hugas tayo dito ng pinagkakainan natin? Amen ba, mga kabataan? Ha? Kaya pala mga nanay yung naguhugas doon, eh, oh. Ako gusto kong maghugas ng plato. Tsaka paglalaba. May kasama pang pagkanta. Ano, mga kabataan, kaya niyo ba yun? Habang inutusan, kumakanda pa kayo, thank you, Nay, kung inutusan mo. No, pag di ka naging masunurin sa iyong magulang, hindi rin tayo nagiging masunurin sa iba. Halimbawa,
edad 15 pataas na, may trabaho ka na. Trabaho ka na sa Makati, nagtatrabaho ka na, dapat matutunan po natin, sino rito may trabaho na? Walang umaamin, ah. Marami, ano? So, learn to accept and appreciate your parents. Kailangan po makita natin, matutunan nating tanggapin at i-appreciate yung magulang po natin. Kasi habang lumalaki tayo, pag maliit pa, sasabihin niya, ay, idol ko tatay ko, idol ko nanay ko, paglaki ko, gusto ko tulad ng tatay ko. Gusto ko, paglaki ko, tulad ng nanay ko. Pero pag lumaki na po yan, iba na po yan. Kasi pag lumalaki ang isang anak, nakikita niya na yung mga kahinaan ng kanyang mga magulang. Bakit ganyan si tatay at nanay? Lagi nag-aaway, lagi nagsisigawan. Bakit lumilipad yung plato sa bintana? Kaya nga ang ulam nila minsan, wala nang tinik. Kasi dati, no, mga, ano, mga buto-buto, talagang batuhan sila ng mga buto-buto ng mga crispy pata. Batuhan sila, yun. Ngayon, ang mga gamit nila sa bahay, puro na orokan. Plastic ang kutsara, plastic ang tinidor, plastic ang baso, plastic ang plato. Pati samahan, naging plastika na rin. Ano, hindi dapat maging orokan o tupperware. Dapat buhay. Buhay. Ano ho? Sabi ng iba, uy, bakit niya dinidiligan yung halaman? Kasi plastic yan eh. Ano, plastic kasi yan eh. Pero kapag yan ay buhay, ibig sabihin po, gumagalaw, gumagana. Lumalago. At unti-unti natin nakikita yung kahinaan nila. At sino po dito ang naiinis po sa inyong nanay? Huwag na po kayong magtaas ng kamay. Habang tumatanda ang inyong nanay, kinaiinisan nyo. Si nanay, si mama, si mami, paulit-ulit. Alam niyo ba si nanay, ang nanay po, paulit-ulit yan? Ulyanin. Sinabi mo na yun, inulit mo na naman. Alam niyo, dapat tanggapin po natin kapag makulit na po yung nanay, dahil medyo matanda na po, nakikita natin yung kahinaan nila. Naalala niyo po yung kinukwento natin sa weekend encounter natin? Nagpahangin yung mag-ama? Sabi ng tatay sa anak, anak, ano yan? Sabi nung anak, atay, ibon yan, ibon, ibon po. Miyam-miya, lumipad yung ibon. Anak, ano yan? Tay, ibon. Miyam-miya, dumapo yung ibon dito. Anak, ano to? Pang-apat na beses, sabi ng anak, tay, ibon! Galit siya. Kasi paulit-ulit yung tatay. Nung mag-birthday po yung anak, binuksan po yung diary. Doon po sa diary, nung maliit pa itong batang ito, ay namamasyal sila. Nung namamasyal sila, nakakita ang bata ng isang ibon. Sabi niya, tay, ano po yun? Sabi ng tatay, anak, ibon yun. Maya-maya, paikot-ikot yung ibon. Sabi ng bata, tay, ano po yan? Oh, anak, ibon yun. Mamaya, dumapo sa tatay yung ibon. Sabi niya, tay, ano yan? Anak, ibon yan. 20 beses nagtanong ang anak. At ang sabi ng tatay, anak, nung bata ka pa, 20 beses kang nagtanong kung ano yung lumilipad na yon. At 20 beses kitang niyakap na nakatawat, nakangiti, at sabi ko sa'yo, anak, ibon yon. Hindi ako nainis. Pero dito, nung tumanda yung tatay, 4 beses nagtanong, nainis at sumigaw yung bata. Sino po sa atin dito, perpekto po yung nanay nyo? Hindi ho nagkakamali. Meron po ba perfect yung nanay nyo? Yung nanay, mga nanay natin, hindi ho perpekto yan.
At kapag ka nagkakaedad dyan, dapat matutunan nating tanggapin sila kung sino sila. Matutunan nating i-appreciate yung mga magulang po natin. Sino po ritong mga anak na perpekto? Wala rin po? Kahit siguro ang pangalan mo si perpekto, hindi ka pa rin perfect. So kung yung magulang natin ay hindi perpekto, tayo ay nagkakamali din. Hindi magpatawaran tayo at magmahalan tayo at tanggapin natin ang isa't isa. Kasi lahat tayo nagkakamali. Diyos lang ang hindi nagkakamali. Na dapat ang magbuklod ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. So, tanggapin natin ang isa't isa, ma-appreciate natin ang ating mga magulang, at i-appreciate mo yung nanay, kahit na nakikita natin yung kanilang pagkakamali madalas, at sasabihin mo, paano mo i-appreciate? Lord, salamat. Diyan ako galing. Diyan ako lumabas sa nanay ko. Lord, salamat. Dahil yung nanay ko, ginamit mo para lumabas ako sa mundong ibabaw. Na, mga anak, na nakita ba natin yung minsan yung ganon? Lord, salamat po. Nanay ko, ginamit mo para iluwal ako sa mundong ito. Sapagkat habang nakikita natin yung kahinaan nila, dapat lalo tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. At minsan ang mga magulang, kahit na hindi sila tama yung kanilang ginagawa bilang magulang, pero tama yung advice nila. Eh, kahit nga yung mga tatay, halimbawa, umiinom ng alak. Mali yung ginagawa nila, pero sinasabi nila sa anak, anak, huwag mo ko gayahin, huwag kang maglalasing. Anak, huwag mo ko gayahin, huwag kang maninigarilyo. Di ba? Na kahit hindi tama yung ginagawa nila, pero tama yung advice nila. Na dapat, unawain at tignan po natin, huwag natin sabihin, oh, yung nanay ko nga, nagtotongits, hindi ako rin, magbibingo. Huwag! Dahil kahit mali yung ginagawa nila, tama yung advice nila. Tama yung sinasabi nila. So, don't just appreciate them, don't just listen them. Hindi ka lamang makikinig sa kanila, patawarin mo sila sa oras na nasaktan natin yung kanilang damdamin. Alam niyo, madalas o umiiyak yung mga nanay. Kasi, ang tayo ho mga anak, tayo ho. Hindi ho tayo nag-iingat sa pagsasalita, sa mga body language natin, sa mga galaw, sa mga kilos natin. Ano po? So, sino po dito na mahal niyo ang inyong nanay sa kabila ng lahat? Amen? Sa kabila ng lahat. Mahal po natin ang ating mga nanay. Ay, dahil dapat maisip po nating mga anak na kung hindi ka pinanganak, hindi ka pinanganak na yung nanay, napakasarap ng buhay ng nanay mo. Kung hindi ka pinanganak, napakaganda ng buhay ng nanay mo. Nung dalaga yan, parang Miss Universe. Nung pinanganak ka, kumapal ang bilbil, lumapad ang katawan. Sabi ng mga tambay, wow, Coca-Cola body, Coke in bottle. Nung pinanganak ka, Coke in can ng nanay mo. Dumiretso na. Kung hindi ka pinanganak, ang sarap ng buhay ng nanay mo, hindi sila hirap sa buhay. Eh kung ilan kayo, 5, kami 10. Kaming magkakapatid, 11. Si Pastor Alex, may kakambal yun, namatay. Si Alejandro, ang kakambal niya, si Antonio, nanonood dyan mamaya, nanonood dyan, pinapanood dahil. Nakalive ba tayo, kuya? Ah, nako.
6 months old, namatay. So, 11 kaming magkakapatid. Dati kasi, pag kukunting anak mo, pagtatawanan ka, sa ang hina mo, pare. 2 lang anak mo, ha? Pagtatawanan ka. Kaya paramihan ng anak dati, 11 kami. Munting nga mag-G12, kuya. 11 lang kami. Pag diniting lang kung paano kami napalaki ng magulang namin. Nung high school ako, nakikita ko yung nanay ko, madaling araw pa. Sabi ng tatay ko, ikaw na. Anong ibig sabihin na ikaw na? Nanay kong inuutusan mangutang, manghiram para sa tuition namin. So anong ginagawa pag maraming magkakapatid? Ang kuya, pag nagkapatapos ang pag-aaral, magtatrabaho, hindi mo na mag-aasawa, kasi susuportahan yung kasunod na kapatid. Kaya nga po ako nung nag-aaral, dapat pulis na po ako noong 1982, hindi ako nagpulis, nagpastor. Sabi ng tatay at nanay ko, bakit ka nagpastor? 4 na kapatid mo pa ang nag-aaral. Kasi sa isa, pagpastor, walang pera siguro. You know? Bakit hindi ka nagpulis? 4 na kapatid mo pa nag-aaral. Ganun po. Kaya si Pastor Alex po, nag-asawa yan 33. Nauna pa ako nag-asawa kasi siyang nagpa-aral sa akin. Kaya 30 plus na ho yan bago nag-asawa si Pastor Alex. Dahil kailang pag-arali yung kasi yun po ang kalakaran. Kung 11, 10 kayong magkakapatid, plus tatay at nanay, 12, plus lola, 13. Kapag nag-ulam ng tinolang manok, alam na ng nanay kung kanino yung ulo, kanino yung paa, kanino yung hita, kanino yung balon-balunan, basta akin ang balon-balunan. At yung iba naman gusto yung pitso, alam na ng nanay. At pagdating sa nanay, ano yung kanya? Papaya na lang at saka sabaw. At saka tutong na kanin. Pagkakakain na, sukat-sukat yan. Nakasukat na. Pag naubos na mga anak, yung nanay hindi nakakain. Naranasan niyo po yun? Kami po, naranasan po namin yun. 10 kaming magkakapatid, 11 bunga, bibig, yung kumakain kasama yung lola. Tapos mag-iisip yung nanay. Almusal pa lang, nasa isip na ng nanay, ano kayang ulam sa tanghalian? Tama ba mga nanay? Ibang klase po. Tapos yung mga anak magre-reklamo, ito lang kapagkain natin, ito lang ano, ba't ka magre-reklamo? Eh, gala ka na lang gala, laboy ka lang laboy. Tapos magre-reklamo ka ng pagkain. Kanyo po, hirap po maging nanay. So, napakasarap ng buhay ng nanay mo kung hindi ka pinanganak. Kumbaga sa Bisaya, mga Ilonggo, no, katawhay lang sana ang buhay ng nanay mo. Humirap sila mula nung dumating ka, pagkatapos ikaw pa ang may ganang maasar. Sino po dito ang mga anak na naging pasaway sa magulang hanggang ngayon? Walang aamin, ano? Ha, wala? Pare-pareho tayo? Pare-pareho lang tayo, mga pasaway. Nagbo-board kami ng... Malayo kami, barang baryo kami. Nagbo-board kami sa kamag-anak namin, Lunes. Tapos hindi kami papasok. Pupunta kami sa kabilang barangay. Piyesta. Kinabukasan, oy, kasal pala ni ano. Halika, makikain tayo. Pagdating pala doon, yung isa sa mga ninong, tatay ko pala. So, nabuking, hindi kami pumasok. Minsan, nasa loob kami ng sinihan, yung baon namin kanin, sa loob ng sinihan, kinakain. Maya-maya, may matandang pumasok, lolo namin, ano niyang sine? Si lolo, ano tayo?
Baka malaman. Di ba, pagsasinihan naman, ha? O, napasok mo, madilim eh. Pero ikaw na matagal na, maliwanag na, nakita mo yung mga pumapasok. Yung lolo, lipatay ng upuan. Alam mo, lakwat siya. Kaya inisip ko po ngayon, ganun pala yun. Yung magulang. So, nung pinanganak ka, nasira ang shape ng katawan ng nanay mo. Pagkatapos, kapag isang nanay, meron ba ditong may nanay nga, yung halimbawa, 40 pataas? O di may edad na, tapos nag-reunion, nag-reunion ng pamilya, nag-reunion yung mga magkakaibigan, wala na sila. Wala na sila kasi mga patay na yung kanyang mga kaibigan. Nung mag-birthday ang nanay mo, wala na siyang kaibigan, mga patay na, sila na natira. Wala na nag-appreciate sa kanya. Kasi patay na yung mga best friend niya, yung mga kaibigan niya. So, madalas, nakakalimutan ang mga anak na i-appreciate yung magulang nila at sasabihin, ilan po sa ating mga anak na sabi, Nay, thank you po, blessing ka sa buhay ko. Ma, Mami, salamat po. Blessing po kayo sa buhay ko. Ah, sabi ko ba natin yon? O minsan pasenya-senya sa lang, Mi, kahit text, wala na silang kaklase, wala na kamag-anak, minsan yung nanay natin ay gusto niyang magkwento tayo. Minsan wala na po tayong time makipagkwentuhan sa magulang natin kasi hindi na nakakarinig yung nanay natin minsan. Sister Alice nga, Sister Alice po may sakit. Alam ko, pinagaling na siya ni Lord. Kaya po wala siya ngayon. Pero, siya po yung nagsabi sa akin ng isang araw, sabi niya pa, samahan mo ako sa Divisoria para may maibigay tayo sa mga nanay sa Linggo. Sabi nga ng anak ko, sa Divisoria pa, sa Kainta, sa Taytay. Meron ka nang mabibili dyan ah. Sabi niya, sa Divisoria kasi mura eh. At saka nakakatawad ka pa. Yung 150 na payong nakuha namin ng 93. Kaya ang presyo po ng ibibigay sa inyo ay halagang 93. Sabi ko sa kanya, bakit kaya pag Father's Day, wala kayong binibigay sa amin? Di ba, pag nanay, pinaghanda ng husto. Iba ang dating ng nanay. Ano? Kami mga tatay, wala lang. Okay lang kami. Bigyan nyo lang kami ng tuwalya na made in USA. Okay na po yan. Kahit made in China. Oh, buhat-buhat mo namin, ha? Ang bigat nito, ha? Pero, kasi, ang bawat nanay ay mahalaga. Sila po'y naghihintay ng kwento. Nung maliit ka pa, alam ng nanay ang buong buhay ng isang anak. Pero ngayon, hindi na alam ng magulang kung ano na mangyayari. Minsan may anak na uuwi ng bahay, sabi, Nay, ito nga palang mister ko. Nag-asawa ka na, hindi ko alam. Hindi may mga ganon. O nga pala, Nay, siya ho ang asawa ko. Ha? Kailan ba? Bakit hindi kasama si nanay sa plano? Nakuha niyo po? Nagdedesisyon ang mga kabataan. Walang alam mga magulang, magkwento ka naman sa nanay mo. Naghihintay lang yan. Ay, yung nanay ko po, umuwi na kay Lord. Nung 86 years old po siya, magtatatlong taon na. Pero alin po, kahit malayo yan, nasa Bisaya po. Sabi ko sa kapatid ko, uuwi ako dyan. Yung quality time sa magulang.
mula nung maliit ang isang anak, alam ng magulang ang nangyayari sa buhay niya, pero nung malaki na siya, ano lang nangyayari? May naliligaw sa inyo, hindi yung sinasabi sa nanay niyo, doon yung sa kaibigan sinasabi. Tapos na naghiwalay kayo, hindi kayo nagkatuluyan, yung best friend mong pinagsabihan mo na sekreto mo, ano kaya din yan? Tapos si nanay, nandyan lang oh. Nay, may naliligaw sa akin. Ano ang masasabi mo, nay? Sabi ng nanay, may trabaho ba? Mabait po siya, nay. Hindi, tinatanong ko anong trabaho. Hindi ko, mabait siya. Guwapo ba yan? Napo, napakatahimik niya, nay. Hindi, tinatanong ko kung guwapo ba? Naku, napakatahimik niya. Ilan po sa mga anak na kinukonsulta ang magulang? Bakit sabi nila, Pastor, bakit nagagalit yung nanay ko? Ha? Bakit? Nakita kami ng boyfriend ko, aba, galing ka sa tiyan ng nanay mo, biro mo, pinalaki ka, tapos mapupunta lang ko kanino? Ang bigat! Tinatanong ko, bakit pag kinakasal nanay, lagi ang umiiyak? Yung tatay, simple lang. Sabi ko, nay, bakit po umiiyak yung mga nanay pag may kinakasal? Sabi ng nanay ko, siguro dahil una, yung anak galing sa tiyan ng nanay. Silang nagdala niyan. Tapos parang nalulungkot dyan, na masaya. Oh. Habang may nanay pa po tayo, kami po wala na hong nanay. Habang may nanay po, huwag po nating tignan yung kakulitan po ng nanay nyo. Huwag nyo pong tignan yung kahinaan ng nanay nyo. At huwag po nating hintayin na ma-appreciate natin ang magulang natin pag sila'y may sakit, pag sila'y nasa ospital. Nung sila'y may sakit, binila mo sila ng ubas, binilan mo ng mansanas. Kung kailan hindi na siya makakagat ng ubas, tsaka mo naman binilhan. Nung malakas pa at pwede pang kumagat ng ubas, hindi mo siya nabilhan. Kung kailan nasa ospital, may tubo sa ilong, may tubo sa bibig, sinabi mo, Nay, pagaling ka! Pag umaling ka, Nay, papasyal kita sa Hong Kong! Eh, bakit ngayon mo lang sinabi? Sana nung malakas pa, ipinasyal mo na siya sa Hong Kong. Bakit kung kailang naghihingalo na, Nay, kaya mo yan! Nay, palakas ka ha! Kasi kakain tayo sa magandang masarap na kainan. Bakit kung kailang pong hindi na siya pwedeng kumain? Doon mo sinabi, sana nung may gana pa siyang kumain. Sana nung may lakas pa siya. Yung mga nanay, lalo may edad, gusto pa nila magtrabaho, hindi na kaya, nanginginig na yung mga kamay nila. Nanginginig na yung mga laman nila. Pero gusto pa magtrabaho. Gusto nilang pakinggan sila sa mga advices. At kung meron ka pang binan, yung magulang o tatay o nanay ng asawa mo, mahalin mo ang magulang ng asawa mo. Dahil kung wala yung magulang ng asawa natin, asawa mo kapatid, wala yan ang asawa mo ngayon. Huwag tayo magalit sa ating mga biyanan. Magulang yan ang asawa mo. Ipadama natin ang pagmamahal sa kanila. Habang buhay pa po yung mga nanay po natin,
yung cycle po ng buhay nung maliit pa ang mga anak, sinusuportahan ng magulang, tinutulungan ng magulang. Ngayon, matanda lang yung nanay, yung magulang, ikaw naman ang may trabaho, ikaw naman ang tumulong. Hindi dahil sa humihingi ang magulang. Kung hindi, kailangan ito ang cycle ng buhay. Kaya ho, natutuwa po ako sa mga anak na may edad na yung magulang nila, tapos tinutulungan nila yung kailang mga magulang. Lalo na ho mga magulang na noon, wala hong SS, wala hong pensyon. Ano ho? At ito po yung cycle ng buhay. At ito ang salita ng Panginoon na may kalakip na pangako. Buhay na masagana, buhay na matagal dito sa mundo. Igagalang natin at i-appreciate natin ang ating mga nanay, hindi para humaba lang ang buhay natin, kung hindi ito po yung karapat-dapat. Ano? Dito may mga nanay ho tayo nagminopos na siguro. Si Sister Alice nagminopos na rin po. At kahit Kristiyano po tayo, sasabihin natin, ano, pero sa mga nanay na nagmiminopos po, iba ho yung nararamdaman, di po ba? Hindi nyo maintindihan yung inyong nararamdaman? Malamig na parang mainit. Na iba nga parang nababaliw. Nade-depress. Nagiging mainitin ang ulo. Hindi lang pag dumarating yung menstruation nyo eh. Pag nagminopos ang nanay, iba ho ang ugali. Kaya sinasabi ko sa mga anak ko, unawain yung mama nyo, intindihin yung mama nyo na sa proseso yan. Ano? At kailangan po ng unawa, kailangan ng pangunawa ng mga anak at ng mga bata sa ating mga magulang. At dito po tayo tinawag ng Panginoon habang sila po ay buhay pa. Matutunan po nating i-appreciate, igalang, sundin ang ating mga magulang sa mga anak na 15 pataas pag inutusan kayo. Dapat kusang loob, masaya at kaagad-agad. Amen, mga anak. So, praise the Lord po sa buhay ng mga nanay po natin. Sila po ang tunay na bayani. Glory to God. Hindi po yan nagre-retiro sa kailang pagtatrabaho. Kapag ikaw ang naiwan sa loob ng bahay, ewan ko lang kung makita natin kung gaano kahirap ang gawain, responsibilidad ng isang nanay. Ano po? Kaya sa umaga pong ito, sabi ng Bible, parangalan ang dapat parangalan. At ito po yung araw para po sa kanila na dapat po nating purihin at pasalamatan po ang Panginoon. Tinatawagan ko po yung mga nanay po natin. Mga nanay po natin dito po sa harapan po. Gusto po namin kayong ipalalangin sa Panginoon. Tapos po kung may kasama po kayong si tatay at mga anak, pwede pong tabihan. Kasama nyo po mister nyo, kasama nyo po anak nyo. Yung kung nandito po yung nanay nyo po sa harap, puntahan nyo po, tabihan nyo po. Sige po, kahit na medyo masikip po tayo. Po magsama po yung mag-asawa, nanay, may tatay, kapatid. Ayan. Sige po, yung iba, pwede po dito sa taas kung hindi po kayo kasi dyan sa baba.
Praise the Lord. Okay. Mixi lang po, mixi lang. Jeb, ano masasabi mo sa mama mo? Pasalamat po ako na sa Panginoon dahil binigay niya sa akin yung nanay kong to, mabait, mahalaga. Mabunga nga rin, siyempre. Pero ano, di ba, siyempre, ano, love na love ko talaga itong mama ko. Alam po, thank you. Magtaka tayo pagka nanay tahimik. Ano? Ay, ikaw, Rama, ano sa'yo mo kay mami? Ayun po, nagpapasalamat ako kay mama dahil sobrang pagdating po talaga sa bahay, ibang klase po talaga ang mama ko. All around, kasi syempre siya lang po nag-iisa din sa bahay. And yung alaga po niya sa amin, walang, kung paano niya po kami inalagaan nung mga bata po kami. Hanggang ngayon po, ganun na ganun, walang nagbabago dahil ramdam po namin yung pag-ibig ni Mama sa aming magkapatid. Thank you, Ma, sa lahat at sobrang laking blessing mo at ni Papa sa buhay namin ni Kuya. Love you. Sandalan po, Ate. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa nanay ko, ganun po sa tatay ko. Kasi lalong-lalo na po, yung nanay ko po kasi yung naging dahilan kung bakit kami nakakilala kay Lord. So, salamat po sa Kanya. Praise God. Alam ko, marami pa ho tayong sasabihin. Pero, praise God. Alam ko po na lahat ay pagpapala po sa bawat isa. Sige po, tayo po yung malalangin. Malangin po tayo sa Panginoon. Si Ate Della, saan po? Ba't nandiyan kayo? Ate Roma? Isa lang lumapit. Representative. Okay, di ka siya, Brother Robert. Kayo. Thank you, Lord. Sa mga kapatid po namin na nanonood ngayon, kahit sa ibang bansa, Happy Mother's Day po sa inyo. At pagpalain po kayo, pinagpala po kayo ng Panginoon. Tayo po'y malalangin. Dakilama, salamat po sa buhay ng mga nanay po namin. Salamat po, Lord, sa iyong pagpapala sa kanila. At alam niyo po, Panginoon, ang responsibilidad at ministry ng isang nanay, hindi po madali. Pero salamat po sapagkat sila po'y pinagkatiwalaan mo, Panginoon, sa kanilang pamilya. Pagpalain niyo po sila. Pagpalain mo ang kanilang pamilya, Panginoon, ang bawat isa. At kung ano man po may mga problema, suliranin, kayo po ang tanging kalutasan. At sa mga anak po, Lord, matutunan ang bawat isang ma-appreciate, maging masunurin at makita po ang paggalang sa kanilang mga nanay, Panginoon. Palakasin at patatagin niyo po sila, Lord, sa anumang hamon ng buhay na kanila pong laging kinakaharap. Sapagkat alam po namin, Panginoon, ang plano mo ay ang magtagumpay at magtagumpay lamang ang bawat nanay. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, ang dalangin po namin na higit pang pagpapala, higit pang pagsama mo sa kanila, higit pang biyaya mo ang kanilang maranasan. Salamat sa pag-ibig mo na nagbubuklod sa kanilang pamilya, Panginoon. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na laging nagbibigay ng tagumpay sapagkat ang sabi niyo, Panginoon, hindi mo iiwan, hindi mo pababayaan ang bawat isa. Salamat po dakilang Diyos sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.